What is the most challenging part on your job? How much is your salary as a supervisor? What's your overall rating in your experience in Result CX? 1 to 10. What's up, Meta Peeps? We are here at Pasig City para makipagkwentuhan sa mga call center agents na currently working sa Result CX. Alamin natin kung maganda nga ba ang experience nila as an employee of Result CX. Tara, makichika na tayo sa kanila. Account ang handle ninyo sa company nyo ngayon? Telco account, travel account, technical support ko, quality assurance analyst, supervisor. Sample naman po ng opening spiel po ninyo. Hello, thank you so much for calling. This is Mark, one of the experts. How can I help? Thank you for calling. This is Andrew. How can I help you? Hi, thank you so much for calling. By the way, this is Elish. How can I help you today? Thank you so much for calling. This is Kai. How can I help you today? How many years have you been working already in the BPO industry? I've been working for like around 8 years. Almost 1 year pa lang. For about 5 years. Sa current company ko, almost 8 years na. This coming June. So na nag-a-apply kayo with results, ano yung naging process ninyo? Nag-on-site interview ba kayo or nag-online interview? On-site. Initial interview, assessment, and then final interview. Yung process namin. And then yung nangyari sa initial namin, very basic, common questions lang. And then, they were gonna endorse me to the assessment. And after that, once we pass the assessment, they were gonna endorse me to the final interview. So, ako naman, since I didn't plan talaga to work in a BPO industry, so parang nakita ko lang siya online. And I try it. And then, yan, fortunately, I was able to undergo the initial, the assessment, and final interview via online. Naging matagal ba yung process ninyo? Sa akin, very, ano lang siya talaga, mabilis. Like, 1 to 3 days. I wonder yung process kasi since on-site yung akin. So, pumunta ako ng 6 p.m. tapos umuwi ako ng 10 p.m. Then, after nun, after ko lumabas sa interview room, text na sa email ko na ganun na I passed the final interview. So, next nun, job offer. So, how about the assessment? Anong assessment yung tinake nyo dito kay Results EX? Versant. Actually, tatlo. Typing test, immersion, and then versant. Tapos, kasi sa versant kasi may 7 types siya. Like, repeat after me and then the last part is yung 45 seconds, yung how can you describe a crowded market, then ibibigay mo yung opinion mo about doon. Same with me, as far as I know, I only took like 4 levels lang ng assessment. So, included there yung typing test, yung vocabulary din po meron, and yung versant test na sinasabi nila. And yun nga, yung may topic na ibibigay sa'yo, they will just going to give you 15 seconds to think, and then 45 seconds to answer. If you're seeking for tips on how to successfully pass an assessment in the BPO industry, we've prepared a video for you. You can watch it on our YouTube channel to learn and retain the information you need before applying. So, bale, ilan na lang kayo natira ngayon dun sa mga nag-train sa inyo? Sa WAVE namin, natira kami 3 na lang out of 30. So, last 3 standing, yeah, kayo. Sa WAVE din namin, 25 kasi kami, pero yung natira sa amin is 7. Kasi mga top agent na yung ano, mga ka-WAVE ko. Marami po bang dispute sa salary? Wala naman pong dispute. Sa amin, okay naman. So far, since nag-start naman ako rito, wala naman ako na-encounter na. Siguro yung mga incentive, pero hindi mo siya actual dispute. May portion kasi kung paano dinidistribute each month. So far dispute, wala naman ako na-encounter. Ano po yung madalas na concern ni client sa account na hawak niyo? About lang naman po sa mga service nila, yun lang naman. Tapos bukod doon sa mga applications lang din. The applications, lahat naman yun nakikater kay client so far? Okay naman. Okay, good. Naman lahat. Concern ni customer, usually kinag-work yung internet niya. Troubleshooting tayo doon. Basic troubleshooting muna. Then after basic troubleshooting, kung hindi magagawa ng basic troubleshooting, so mag-proceed tayo sa advanced troubleshooting na. What is the most challenging part on your job po as a call center? Kuya, tapos sa mga irate customer, lalo na pag ano, yung mga hindi mo ma-fix yung concern nila, although na hindi naman related sa issue sa account niya, may hirap ipaliwanag kay customer lalo na hindi niya masyado naiintindihan talaga yung process. So far naman po, lahat naman po yun, kaya niyo naman pong i-resolve? Kaya naman, napapaliwanag naman na maayos. Until the end na yung up yung call, masaya naman si customer kasi napaliwanag sa akin. Most challenging part sa job ko, actually sa job mismo, wala. So, pero sa pagpasok, yes, you can see naman, PWD tayo. Most challenging part yung pagpasok araw-araw. So, syempre, nagkukumit tayo. Yung mga time na nahirapan tayong sumakay,
nagkakaagawa ng sasakyan. Ito yung mga tao rin kasi minsan na nakikita ka nilang ganun, pero parang wala sa kanilang, wala silang pakialam. So, then minsan pagka maulan, madalas yung kalsada, dahan-dahan lang. Pero so, ganun pa man, syempre, para sa pamilya, gagawin mo yung lahat. Yes, okay, para naman talaga sa family. Yes, can you describe what is your typical day as a call center po sa Resort CX? Wala, parang baliktad na yung mundo mo. Kasi sa ibang tao, ang gabi pahinga nila, ang call center agent naman. Sa gabi naman sila katrabaho, umaga naman ang pahinga nila. So kadalasan talaga sa isang call center, yung body clock talaga nagbabago, no? Sobra, sobrang maninibago ka, lalo na first time mo na gantong sitwasyon. Parang bibigay yung katawan mo. Pero sana yan pa rin naman. So sa ngayon naman, ano yung nararamdaman mo bilang isang call center ng Resort CX? Kaya mo naman ang i-handle yung situation? Kaya naman. Nasanay na lang din sa almost 1 year and a half na pagiging call center agent sa results. Actually, usually nangyari araw, once there's a pagkagaling sa bahay, papasok sa trabaho, pagating dito, mag-smoke muna, mag-vape, then para lang maging okay na yung mood mo, then para ready ka na sa gagawin mo sa buong maghapon. Then after that, inom kain konti, inom tubig, tapos pasok na sa loob, ready na. Ay, nagiging maganda naman yung routine mo bago ka mag-start ng trabaho. Siyempre, mapaalam ko na sa mga anak mo, sa asawa mo, tapos yun, tapos diretso na rito. So ano po yung mga madalas sa pagkakamali ng mga agents during calls? Magpapalipad ng calls, not following the procedures, documentation, ayan yung mga madalas na problema nila, at saka inappropriate transfer. Okay, ano po yung mga specific guidelines or protocols na kailangan sundin ng mga agents? Unang-una, syempre, dalawa lang naman yan, call flow at saka workflow. When we say call flow, you have to follow from the beginning, like thank you for calling, and up until anything else, then another thank you for calling and ulit. Then when it comes to workflow, you would need to access or utilize all the tools that you have to rest assured that you will be able to provide accurate and appropriate response to all the members or callers. Nung naging supervisor po kayo, you were promoted po, no? So naranasan niyo na po ba mag-apply directly as a supervisor? Actually, sa process namin, internal kasi siya. Ikaw, as a customer service representative, most likely, the goal is you've been promoted. So kung ikaw, sawa ka na dun sa, you feel na na-master mo na yung pagiging customer service, so you're going to look for another goal or ako ba yung ano, pwede kong matutunan dito. So for me, may kita kong goal is yung gusto kong mag-promote for a supervisor. So gusto ko rin makakanasan, umawak ng tao, and then paano makipag-build dun sa mga iba't ibang klaseng tao. Okay, kung okay lang pong malaman, how much is your salary as a supervisor? Since this my first BPO industry, I can say more than 30 or lower than 30 to 40. Okay, so around 30 but not higher than 40. Okay, so basically, sustainable naman po ba yung ganong range ng salary para po sa inyo? Since ako, single ako, wala naman akong binubuhay ng pamilya, binata ako, enough sa akin yan. Pero kung siguro dumating yung panahon na kailanganin ko ng mas malaki, ganap ako ng mas malaking opportunity para doon. What's your overall rating as your experience in Resort CX? Po, 1 to 10, sorry. Let's say, I would say 10 because they provide me all the things that I need to know, knowledge, ganyan. Honestly, in just a year, I was promoted to second level or senior agent, and then after like few months, I was promoted to QA. Okay, so may career growth po talaga kay Resort CX? It's 10 over 10 kasi hindi dahil dito sa company na to, wala ako dito sa posisyon ko na to. And then ito yung nagbigay sa akin ang chance para to prove myself na yung limitation ko as an individual, mayroon pa pala akong mailalabas. So sobrang appreciate ko tong company ko. How would you rate your experience as a QA all in all from 1 to 10? So far, 9. Ano po pala ma-advise nyo, sir, sa mga aspiring call center agents na nag-a-apply sa BPO? Ma-advise ko sa kanila, once na nag-work sila sa BPO industry, sobrang challenging kasi ito eh. Dealing a lot of different kinds of people. And of course, dyan yung mental health kasi natin. So dapat once you start, mayroon kang short-term or long-term goal kasi kung wala ka no, hindi ka uundad eh. Think about it kung talagang gusto nilang BPO industry kasi dito, once they start to step in sa BPO, maraming opportunities and mailalabas pa nila yung limitation na meron sila na hindi pa sila aware. Okay po, so kailangan talaga mentally ready po ano pag nag-start sa BPO. You need to be strong and confident kasi since parang misconception siya na when you work on the BPO industry, para lang siya sa mga matatalino, di ba? Dapat pag pumasok ka sa BPO industry, fluent ka na sa English, which is wrong. If you are willing to learn naman sa account na ma-handle mo and if you are very passionate and committed sa work,
I think along the way, makakaya mo talaga yung BPO. Yung mga tips ko lang sa mga applicants, you need to be yourself lang. Kalaban mo lang talaga yung kaba sa interview. So, kailangan mong i-relax yung sarili mo. Hindi mo kailangan maging fluent sa English. Paano naman yung naging training ninyo dito kay Results? Naging madali ba siya or mahirap? How's your experience? Actually, this is my first BPO company. Newbie ako nung pumasok sa company na to. Parang yung first week nung training namin, very kabad ako kasi pumasok akong newbie and lahat ng kasabayan ko is ano na, may mga experience na ganun. So, during that time, parang nawawalan talaga ako ng confidence to continue. But with the help of my trainer din and co-workers, yung mga kasama ko sa training room, ayun, nakaya naman. Yung experience ko sa training ground namin, which is, since newbie rin ako nung pumasok ako sa Result CX, ang hirap, parang hindi ko alam kung paano mag-navigate ng mga tools. Bago pa lang to sa akin yung mga words, yung mga gantong bagay. Eh, kasi this is my first time also sa mga kahit anong job. Hanggang sa tumagal-tagal, kasi syempre matututunan mo lahat ng mga tools na tinuturo nila. Yung challenges lang, kailangan mong sundin yung mga standard process ng trainer mo. And that's it for our Result CX Ambush interview. If you are an aspiring call center agent who is currently in the job hunting era, we've got you here at Metacom. We have a lot of job opportunities for those who are high school graduates with no work experience. What are you waiting for? Feel free to send us a message on our social media accounts, Metacom Careers. If you're looking for a vibrant career dito sa BPO industry, check out the countless opportunities that we offer. Visit our website or you can reach out to us directly to discover how you can become part of our team and start an exciting journey in the BPO industry. Stay tuned for updates on new job listings and exciting career developments. We can't wait to welcome you to our team.